Kagabi pa nga nagtatanong si Sophie kung saan daw kami maglilibot ngayong Sabado. Kaya naman ngayon nagpunta kami dito sa Auckland Zoo. Kami ni Papa at si Kuya, nakailang beses nang magpunta dito. Pero si Sophie, first time pa lang niya. Kaya naman super excited ang aling maliit. Autumn na nga dito sa New Zealand. Pero habang ganito pa kaganda ang weather, sasamantalahin namin yan. Dito nga kami unang nagpunta sa Southeast Asia Jungle Track. Ang bumungad nga sa amin kaagad ay ang mga nagsiswimming na otter. Pag ganito naman talaga kainit, mapapaswimming ka talaga. Pumasok din kami sa tropical swamp forest nila at may mga isda din pala dito. At dahil tropical nga, mainit dito sa loob para kami ini-steam. Madami na ngang nagbago simula nung last time kaming napunta dito at marami na ngang nadagdag, mas maganda ngayon. Habang tinitingnan nga namin yung mga isda, hindi kaagad namin napansin na may crocodile pala doon. Kapag nga nakakakita kami ng mga ganitong isda, ang nasa isip namin is inihaw, tapos ang sausawan, toyo at kalamansi, ang sarap. So after namin sa mga isda, lumabas na rin kami at naglakad-lakad na ulit. Ang daming ang tao, nakakatuwa, sinasamantala din nila maglibot kasi maganda yung weather kasi naman soon lalamig na din ulit. Next up nga yung siyamang, buti na lang may picture kasi kung walang picture yan, magtatanungan na naman tayo kung ano yun at hindi ko na naman maipapaliwanag sa inyong mabuti kung ano yan. Lumakad nga lang kami ng konti at dito naman kami napunta sa orangutan. At yan nga ang lolo nyo, naiinita, nagtatago sa araw, ayaw umitim. Lakad pa more nga at napunta naman kami sa nagsiswimming na seal. Hindi tuloy kami, gusto rin namin mag-swim. Halos katabi nga lang ng seal ang makukulit na penguin. Ang liliit nga, ang cute, parang gusto ko ilagay sa bag at iwi. Ang ganda ka ng ambience dito, nakaka-relax. Sakto nga yung daan namin at may tinitraining na ibon. Nakakatuwa nga kasi parang aso siya tinitraining. Sobrang naaliw nga kami sa kanya kaya pinapanood namin siya habang nagtitraining. Ang bait nga niya kasi lumalapit siya sa tao, munti ko na nga siyang hawakan. Buti na lang sabi nung trainer, wag ko daw hawakan kasi nangangagat. Para kasi kung na-hypnotize, nung papalapit siya, ang nasa isip ko, aso. Sa bagay, aso nga din nangangagat eh. Ito talaga ang pinakasinadya namin dito, ang African Safari Track. I'm sure alam niyo na kung bakit kasi naman dito yung mga animals na hindi mo nakikita sa regular na araw. Imaginin mo na lang naglalakad ka papasok sa office tapos biglang may dumaang rhino o kaya flamingo na gustong mag-high five sa'yo. O diba, walang ganun. Next up naman ay ang elephant na nagsasaboy ng buhangin. Naalala ko nga kaagad yung dalawang anak ko na mahilig maglupa, magkakasundo sila niyan. Next naman ang mga lion na biglang tumayo at nagdesisyong pumunta na sa kwarto nila para magpahinga kasi hapon na daw. Dahil nilayasin nga kami ng mga lion, dito naman kami nagpunta sa mga zebra tsaka sa giraffe. Yung mga zebra nga hindi gumagalaw, nakatayo lang parang statua. Next naman ay si Emu na biglang napatingin sa camera. Na-conscious yata siya at kagigising lang daw niya, hindi pa siya nagsuklat. So sobrang pagod nga namin, nung nakakita kami ng bench na upo kami, sakto naman sa tapat ng lemur. Nung nadaan nga kami dito kanina, wala siya. Buti na lang ngayon, nagpakita na siya sa amin. Wow. Habang nagpapahinga nga, pinapanood lang namin siya. At nung nakapagpahinga na kami, nagkaya na rin kami umuwi.